ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinaaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayun din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot nang ako ay parusahan salita mo ang sinunod. Puon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Puon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawaang mahalaga ang iyong utos. Puon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Puon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Nababatid ko, o Puon, matuwid ang iyong batas, kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Puon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Puon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Lunes po sa ating lahat at Happy Valentine's Day. Sa mga meron pong ka-date sa inyo, kahit pa nga po pandemya, may mga virtual date, no? Sabi nga ng ibang mga kabataan, sana all, no? Tayo pong lahat ay nagdiriwang po sa araw na ito ng Araw ng Pag-ibig. And we're very happy for those of us who experience love. At hindi lang po nawa sa mga magnobyo, mag-asawa, kung hindi sa pamilya, no? Sa magkakaibigan, no? Every day is in fact a day of love. Isa buhay po ang pag-ibig ng Panginoon. Tayo po ay minahal ng Diyos, kaya tayo din inaasahang magmahal at ipasa ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Gayunpaman, we mark this day as a special day as we celebrate Valentine's Day o Hearts Day. At ngayong linggo din po, itong araw pong ito, this week, ito po ay 6th Sunday in Ordinary Time.
At we have heard kung paano po, hindi lang po ngayong araw, kung in the past weeks now, we have been hearing kung paano po ang Panginoon, yung kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, kanyang pinapakita. Nagpapagaling, nagtuturo, gumagabay, lahat po ginagawa ng ating Panginoon. Tanda ng kanyang pag-ibig sa atin. Pero ngayon pong araw na ito, sa Ebanghelyo, medyo po ang Panginoon sa kabila ng pag-ibig na kanyang pinapakita, yung kanyang care at concern, yung mga pariseyong lumapit sa kanya, siya po ay kinu-question kung saan nang galing yung karapatan, ang iyong authority para gawin ang lahat ng ito. At ang Panginoon, ang kanyang tugon, siya po ang sabi, siya po ay napabuntong hininga, siya po ay nag-sigh, sabi nga po sa English, no? Out of frustration, no? Tuwing kailan ba tayo nagbubuntong hininga? Sige nga po, subukan nyo nga po yung buntong hininga, yung madalas, hindi po ba, pag nagbubuntong hininga kayo, parang gusto mong magalit pero magpipigil ka na lang. Ito ay para pong punto kung saan you are frustrated or disappointed, no? Akala mo ay maganda nga kalabasan, pero hindi pala. Imbis na gusto mong magalit, sige na lang. Ang Panginoon, sa kabila po ng magandang bagay na ginagawa niya, ang mga pariseyo hindi masaya sa kanya pong sinasabi o ginagawa. In fact, they would see him as competitor. Maaring may nainggit sa kanya kasi maraming tao na po ang sumusunod sa kanya. Pero hayaan niyo pong ating pagnilayan, yun pong buntong hininga ng ating Panginoon. Mga minamahal, alam niyo po, ito ang tanda ng pasensya, pag-ibig ng Diyos sa atin. Katunayan, kung gugustuhin ni Jesus yung kanyang mga kaaway, yung mga kalaban niya, yung mga ayaw tumanggap sa kanya, kaya niyang utusan ang langit na magpaulan ng kidlat o kaya po ang lupa bumuka para lamunin ang mga pasaway ng mga tao. Pero po ang Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig, kanyang pasensya, palagi po nagbibigay ng pagkakataon sa atin. May mga pagkakataon po, no? Parang tayo po sa ating kahinaan, pagkakasala, parang hiyang-hiya ka nang humarap sa Diyos. One time, yan po yung sabi sa akin, yung sharing po sa akin ng isang kakilala ko. Sabi sa akin, Father, alam mo, gusto kong magsima pero sa dami ng nagawang kasalanan, parang ako'y hiyang-hiya na sa Diyos. Parang wala na akong mukhang iaharap sa Diyos. Gusto ko na lang dun palagi sa labas ng simbahan, magatanda ng krus, kasi parang hindi ko kayang humarap doon sa Diyos, sa altar, doon sa loob ng simbahan. Parang ako'y mamatay sa kahihiyan. Alam ko kung gaano ko makasalanan. Ang sagot po ng Diyos dyan siguro yung, buntong hininga. Alam niya, tayo po ay mahina at nagkakasala. Gawin pa man, siya po nagpapasensya, nag-aantay, at ang pinakamalaga, nagmamahal. Kung kaya nga po, sa kabila ng ating pagkukulang, siya po ay nagbibigay ng pagkakataon. It also reminds of us, hindi po Diyos ang magpaproses sa atin. Yung mga kamalasan, yung hirap sa ating buhay, hindi po gusto ng Diyos na ang tao o ang sangkatauhan na kanyang minamahal ay nahihirapan. Madalas, biktima po tayo ng ating mga sariling pagkakasala. O biktima po tayo ng pagkakasala ng ating kapwa, ng ating lipunan. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay mahirapan ng walang kabuluhan. Of course, at some point, gusto niya, we learn. Kaya nga po, minsan, we have to learn to sacrifice. Not because He wants us to suffer, but He wants us to grow and be stronger. To grow in faith, grow in love to Him and to one another. Grow in trust to His care to us and to our grow in trust for our brothers and sisters. Magtutulungan po tayo sa panahon ng kahinaan, no? May mga pagkakataon totoo, ang Diyos, He wants us to go through suffering. Pero for us to grow, may epekto pong maganda. Pero may mga pagkakataon, tao ang gumagawa ng pagpahirap sa kanyang sarili. Sabi nga, ito yung mga senseless sufferings of humanity. At sa mga pagkakataong yon, ang Diyos nagbubuntong hininga. Nag-iintay, nagmamahal, nagpapasensya. At alam niya, kanya halimbawa,
hindi po karahasan ang solusyon. Mga minamahal na kapatid, ngayong araw pong ito, as we remember yung pagbubuntong hininga ng ating Panginoon out of maaring frustration sa mga Pariseo, it also reminds of us ang Diyos palagi nagpapasensya, naghihintay sa atin. Nawa, sa mga pagkakataong tayo ay nahihiya sa ating sarili, sa ating mga kahinaan, pagkakasala, huwag tayong panghinaan ng loob at masabing, Lord, ayoko nang lumapit sa iyo, ayoko nang magsimba, ayoko nang magdasal kasi wala na akong mukhang maiharap sa iyo. Hiyang-hiya na ako sa iyo. Nawa, iyong maalala, yung buntong hininga ni Jesus. Naghihintay siya, nagpapasensya siya, at higit sa lahat, nagmamahal sa iyo. Mga minamahal na kapatid, hayaan niyo pong kayo po aking i-bless as I pray over you and once more, inspire you to always go back to God as we, in spite of our weaknesses. Panginoon, ayon pong hiningiing pagbasbas ng lakas ng loob at ng kabaang loob na sa kabila po ng aming mga pagkakasala at mga kahinaan, huwag kami mawala ng pag-asa at ng tiwala sa iyong pag-ibig, sa iyong pasensya sa amin. Mga Panginoon, sa tuwing maalala namin na ikaw ay nagbubuntong hininga, hindi ito maging tanda ng aming pong paglayo sa iyo, kung hindi lalo pang maghangad ng paglapit, pagbalik loob sa iyo. Dahil alam namin, hinihintay mo palagi kami at gustong-gusto mo kaming mayakap at maging malapit sa iyo. Mga Panginoon, sa kabila po ng kahinaan namin at mga pagkukulang namin, kaya po iyong bigyan ng biyaya para maging magpakumbaba, humingi ng tawad lalo na sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Napagalan kami din sa aming kapwa, maging mapag-unawa, pagpatawad, pagpasensya at nagmamahal gaya ng iyong halimbawa. Ang lahat ng ito, aming hinihingi sa ngal ni Jesus, ikaw Panginoon na nabuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain ka, makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpalang Lunes po sa ating lahat.